silang half-sister ang matagal nang sumakabilang buhay na si Moira. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sukdulan na talaga ang kasamaan ni Madam Dubois. Dahil pati ang inosenteng baby na nasa sinapupunan ni Zoe at wala namang kinalaman sa krimen na ginawa ni Dakanay, ay dinamay niya na rin at hindi nga man lang siya nakonsensya. Nang ibigay niya sa apo niyang si Zoe ang gatas na naglalaman ng gamot na naging dahilan upang tuluyan nang mawala ang baby sa sinapupunan ni Zoe. Ayon pa sa matanda na tsaka na lang daw siya hihingi ng tawad sa Panginoon kapag nawala na nga ang fetus. Mas masahol pa talaga kay Moira itong nanay niya. Samantala, speaking of Moira, may kung ano na namang pakulo itong sina Direk dahil may papasok na naman na isang karakter at sinasabi nila nakakambal daw ito ni Moira. Huwag nyo nga kaming pinagloloko, si Moira din yan na nagbabalik dahil ang totoo hindi naman talaga siya namatay. Sa kabilang banda naman, galit na galit si Dr. Sifra dito kay Madam Dubois dahil hindi nga siya sumunod sa usapan nilang dalawa. Katwiran kasi nitong matanda na wala naman daw ang baby kaya wala na ring saysay ang pagpapanggap ni Doc Sifra at gayon din naman na nabuko na ang sekreto nila. Kaya sabi ng matanda sa doktor na tantanan na daw siya. Nanggagalaiti sa galit itong si Doc Sifra. Kaya siya na ang gagawa ng paraan upang mapaghigantihan itong impactang matanda. Sasabihin niya nga kay Zoe ang buong katotohanan ng mga plano nila gayon din ang ginawa ni Madam Dubois at ng alalay niya na pagpapainom sa kanya ng gamot na naging dahilan kaya nawala na siya ng baby. Dapat lang na mabulok sa bilangguan itong si Madam Chantal dahil maituturing na murder ang ginawa niya. Kaya naman kung isa ka rin sa mga nagnanais na pagbayaran ni Madam Chantal ang ginawa niyang karumaldumal sa inosenteng baby ni Zoe ay i-click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestiyon. Maraming salamat sa iyong panonood.